dilatory. He's taller. Yes. Kumusta mga bay? Welcome sa ating munting channel. Isang dating kasapi ng Philippine National Amateur Boxing, ang Pinoy boxer na unang nakilala sa ibang bansa nang mabigyan ng pagkakataon na maging undercard sa laban ni Manny Pacquiao. Sa unang laban ni Harmonito de la Torre sa ibang bansa, ay bitbit niya ang perpektong record na 10 wins with 5 knockouts at 19 anyos pa lang si de la Torre sa panahon na ito. Makakalaban ng Pinoy ang veteranong Indonesian na si Jason Butar-Butar na may kasalukuyang kartada na 15 wins with 11 knockouts na may 11 din na talo at isang draw. Ginanap ang laban sa Cotai Arena, Venetian Resort, Macau noong Nobyembre 24, taong 2013 bilang undercard sa Pacquiao vs. Rios event. Sa laban na ito ay mas matangkad at mas mabigat ng kalahating kilo ang Pinoy. Sa isang panayam bago ang laban ay kabado daw si de la Torre sapagkat ito ang kanyang unang beses na lumaban sa ibang bansa at bilang undercard agad kay Senator Manny Pacquiao. And that's the guy in the black trunks. Makamay ang Pinoy boxer na ito mga bay. Mahaba din ang mga galamay nito kaya makikita natin na walang magawa itong Indonesian fighter na hindi man lang makapasok hanggang sa kalagitnaan ng round. So far everything going his way. Karamihan sa mga pumapasok na suntok ni de la Torre ay sa kaliwang bodega ni Butar Butar. That's Dan Rex is the third man in the ring from the Philippines. For de la Torre, let's go with the right. And there it was. Didn't quite catch him. That time he does. Nice left hook body shots now. Those took their toll. Sa round 2 ay nag-counter ang Indonesian ng isang malakas na lambayog pero hindi nakatama sa pag-atras ng Pinoy. Namumula na itong kaliwang tagiliran ni Butar-Butar mga bay sa paulit-ulit na body shot ni de la Torre. Nag-aalangan na din itong Indonesian na magbato ng jabs dahil hindi nito magawang harangin ang mga body punches ng Pinoy. And of course, Manny Pacquiao. However, he's got a record of 15-11-1 with 11 knockouts. Up here. Nice looping right hand by de la Torre. De la Torre, wonderful job with this fighter. He's one of the good friendly promoters down in Melbourne. Surround lead towards de la Torre. Almost everything he hits. Closing seconds now, this is the second round, scheduled 6th round affair. Cotai Arena, there he nailed with a decent shot, follows up with a hard body shot, and it goes into the books. Sinubukang baguhin ni Butar-Butar ang facing ng laban, pero lalong naging agresibo si de la Torre. In the black trunks, of course, is de la Torre. He looks like he wants to pick it up. That's a slip. All the way. Now you notice that everything on the tail of the tape favors Kalaunan ay natumba ang Indonesian sa paghawi ng Pinoy, pero pinabaunan ito ng isang malakas na uppercut sa mukha, kaya tinawagan itong knockdown ng referee. He's heavier. And now they're saying, yeah, when's he gonna start the knockdown? Alright, the count's up to 4, 5, I think he's gonna get up, 6, and 7, he's out! Sa tindi ng epekto ng uppercut na yon mga bay, ay hindi na magawang makabangon ng kalaban. Then with an official time of 1 minute 23 seconds of round number 3. Makaraan ang tatlong buwan ay naimbitahan ulit si Harmonito de la Torre na lumaban sa isang undercard sa WBO Championship fight ni Marvin Sonsona. Kasabay ni de la Torre na lumaban sa undercard si Pretty Boy Jerwin Angkahas. Sa laban na ito, isang Indonesian ulit ang naghamon sa kanyang undefeated na record. Ito ay si Yakobus Heluka na may kartadang 7 wins at 7 losses. Maaaring hindi mabigat ang kalaban na ito mga bay, sapagkat natalo na nga ito dati ni Jason Butar-Butar. So, this time around, sa unang round ay yanig agad ang kalaban sa left hook ni de la Torre na tumama sa panga ni Heluka. Jason Butar pretty well too. Okay, so we're talking about the guy in the white and orange. That's
Helukas, who's come to fight, throwing wild slinging shots at De La Torre, trying to give the undefeated De La Torre a rough start here. Both of them have white trunks on, so the guy with his back to you, with the orange trim, now his back is still to you, is Heluka. De La Torre has the white with the black and gold trim. I'm the Colonel Bob Sheridan. You're watching TopRank.com, streaming worldwide. Glad that you can be with us from... Sa estilo ng depensa at opensa ng kalaban, ay halatadong marami pa itong kailangang matutunan kung paano lumaban ang mga atletang Pinoy. Sa tuwing susuntok nga itong Indonesian, ay nawawalan ito ng depensa, kaya hindi nakapagtataka na mabilis natapos ang laban na ito sa isang knockout win. The referee Tony Peston say no holding, no holding. Nice stiff jab by De La Torre in the early going around number one. Heluka settled down now. He came out of house of fire. De La Torre lands a clean blow. De La Torre, the undefeated fighter, has to deal with the wild slinging shots of this Hellenis from Suro in Indonesia. And finally he lands a light blow with that right hand. Very wild with his punches, as you can see. And it's funny because De La Torre actually likes to start fast too. Four of his six knockouts were inside of two rounds. And the other two KOs were inside of three. Now he does like to work fast. Sa isang right hook nga ni De La Torre, mga bay, na tumama sa temple ni Heluka, ay natapos agad ang laban. How about that? He finally drops him with a clean shot. Was he gonna get up? Does it look like it's 7, 8, 9, and 10? It's all over! Heluka's nailed. We'll have the replay for you. This guy's in a little bit of trouble. Well, he's all right now. I can see that his eyes are clear. But, Yakobus. Ugmao ka na, mga bay. Hanggang dito na lang. At kung nagustuhan niyo ang ating video, ay pakipindot naman ng like at subscribe button. Nag-a-upload po tayo ng video isa o higit pa kada linggo. Maraming salamat. Positioning to see where it was because it's short. Ladies and gentlemen, here at Cotai Arena, referee Tony Peston reaches the count of 10 with an official time of 2 minutes 17 seconds of the opening round. Your winner, by way of knockout, still undefeated, Harmonito.